guys, yan i-update ko lang kayo sa ating GCash. Kung magkano ba ang ating kinita for the month of March. So, ito ang aking listahan ng GCash. Ayan. So, nag-compute na ako. Ayan. Ito na yung summary ko ngayong March. Ayan siya simula ng March 1. Ang listahan ko ay ganito lang. Date, cash in or out. Ito yung cellphone number at saka yung name, amount, yung fee, saka yung balance. So, ayan. In-stapler ko na pala siya kasi ito ay padala to eh. Wait. Ang gulo, no? Sa likod kasi ay ang aking smart padala. So, dito muna tayo sa GCash. Ayan. Stapler ko na siya kasi April na tayo. So, muna tayo dyan sa April. So, ayan. So, ayan guys. Tinanggal ko muna yung stapler para mapakita ko sa inyo ang ating March to March. So, umabot tayo ang tinubo natin ay 3,024. Ang ginagawa ko, ang kinocompute ko lang ay yung fee. Yung service fee o yung in-add ko dun sa nagpa-GCash. Kasi kung nakakalito talaga mag-inventory ng GCash. So, ang ginagawa ko, lahat lang ng fee yung ina-add ko. Kaya, sa aking listahan ay may fee. May service fee. Okay? So, at saka tinatandaan ko yung kung magkano yung in-start ko. So, nag-start ako ng March 1. Ang pondo ko ay 15,781.72. So, kailangan importante sa akin malaman kung saan ako nag-start kasi doon ko i-add kung magkano yung tinubo ko para mabalance ko siya sa inventory. So, ganyan. Yan. March 31, nung March ay nag-start tayo ng 15,000. Tapos, yun, in-add ko yung service fee simula March 1 hanggang 31, umabot tayo ng 3,024. So, in-add ko lang yung dalawa. Tapos, ayan, lumalabo. Minus yung natirang remaining balance. Ito yan, remaining balance. So, ang equals, dapat ito yung cash on hand natin, 13,166.07. So, binilang ko yung cash, lahat ng cash ng GCash. So, balance tayo. Ang galing ko, nabalance ko siya. So, ito yung aking, itong mga coins na to ay sa GCash yan. Inisa-isa ko pa yan. Tapos, ayun, meron akong lagayan din doon ng GCash at dito ay may lagayan din ako ng pera ng GCash. Lahat ay binilang ko isa-isa para makita natin kung balance nga ba tayo. So, balance tayo. Uy, ang galing ko dyan sa part na yan. So, ayan. Tapos, ang fee ko sa mga magtatanong kung magkano ang aking service fee ay ito. Ayan, sa 1 to 100 ay 5 pesos. 500, 10 pesos. Tapos, hanggang 1,000 ay 15 pesos. So, add ng 525 plus 10 plus 5 plus 10, ganun lang. So, nagmura ako, nagbaba ako ng service fee kasi dati yung 1,000 ko ay 20 pesos kasi madami dito nag-GCash. Parang halos lahat ng tindahan dito ay may GCash, meron pang online, meron pang meet up. So, madami tayong kalaban. Kaya nagbaba tayo ng service fee. So, ayan. Okay naman. Satisfied naman ako sa 3,000. Malaking bagay na rin yon para sa akin. Yung 3,000 na kinita sa GCash. So, April na, diba? In-add natin yan.
Ayan yung total, 18,805. Dito tayo ngayon mag-i-start ng April. So, ito na yan siya. Ayan. Ayan siya. Ito pala. Yan. Diyan tayo mag-i-start ng April. So, itong starting natin, i-add lang natin yung service fee para makita ulit natin kung balance ba tayo. Yun, ganun lang. Paikot lang ang aking computation, starting yung income or service fee na in-add equals, tapos minus yung natirang balance. Yun ang magiging cash on hand. Kaya kapag nag-i-inventory ako, kasi weekly nag-i-inventory ako, binibilang ko lahat ng pera ng GCash. Kaya tinitingnan ko kung balance ba. So, ayun. Ganon ang aking GCash transaction. So, happy tayo at kumita tayo ng 3,024. Pambayad na rin to ng equity natin. So, ayan. So, start na ulit tayo ng April. Yay! Meron na tayo transaction. Ayan, meron nagpaano cash out. 8,120 ang aking service fee. So, ayan. Maliit lang ang aking fund. Ayan, hindi pa siya umabot ng 20K. Paikot lang ako kapag nasa 10K na yung balance, wini-withdraw ko na siya. At meron pala akong GCash Mastercard. Ayan, parang na-vlog ko na to dati. Kumuha ko ng GCash Mastercard. Doon na ako nagka-cash out. Malaki na yung balance. Kasi hindi ako nagpapalaki ng balance. Kasi yan din ang kina-cash out ko. Paikot lang po ako. Kaya ayun. So, meron na kaming malapit ng ATM dito sa lugar namin, walking distance lang, so hindi na ako magbabiyahe kapag magka-cash out. Pero kapag nag-withdraw ka sa GCash Mastercard doon sa ATM sa 7-Eleven, ay may fee din na 10 pesos. Okay na din kasi hindi naman ako nagbiyahe, kaya one reason na rin bakit ko binaba ang aking service fee. Okay, yun. So ayan ang ating GCash for the month of March. Sana goal natin ngayong April ay umabot siya ng 4,000 na income. So, titingnan natin next month yan. Okay guys, yan lang muna ang update sa ating GCash. Muli ito ang inyong... Wait lang. Muli ito ang inyong lingkod, Ma'am Shi Joanne, para sa pangarap hindi susuko at ang aming tindahan na madilim na pala. Wait lang, sundin natin ang ilaw. Ala, pundi na. Ang aming tindahan, Patchy, shout out. Yan. Lumalaban para sa pangarap.